Mabuhay, passion fans! Welcome back to my YouTube channel. Hey, Adam G. At guys, ito na! I'm doing a live reaction on Miss Grand International 2021 Finals ongoing right now. Grabe, nakakatuwa sila. Grabe, concert level. Umpisa pa lang. Abina coming from above na naka-harness. Parang Moulin Rouge. Tapos as she finally takes out her... she removes her gown and changes to... a sexy outfit na ganun din pala mga outfit ng mga contestants for their opening number. At ang ganda ang production values. Grabe, talagang in-outdo na naman nila yung ginawa nila last year. Talagang the girls are dressed in this silver sexy shorts and pants, glittery pants na talagang makikita mo talaga na talagang wow! Glam! Glossy talaga! Give na give talaga sa ating mga pageant fans. At natutuwa ko so far na kay Hong Kong. Nagmukhang Mickey Mouse pero... parang Mickey Mouse. Bentang-benta talaga sa akin. Daming paandar talaga ni Hong Kong. So, let's see. Let's still wait for Samantha to come out. Let's see kung talagang bonggang kanyang intro. Whoa! Kita niyo nag-twirl, nag-signature flare niya, hair flip. Ang klase talaga ng mga binibining Pilipinas queens natin, no? Pagdating sa MGI, Samantha Bernardo was so classy with her introduction last time. Ngayon si Samantha also did the same thing. Devoid of any theatrics or any gimmick, umikot lang siya, pinakita lang yung signature saucy flare niya. So, yeah, liking it so far. So guys, grabe, kakatapos na ng opening number, grabe. Ang galing ni Abina. I think she sang an original song that she composed. Kasi minarin ako ng the grand one and only, I think. Tama ba, hinala ako? Talagang natuwa ako sa opening number na to that she was able, that the organization was able to truly maximize her talent. And then nakakatuwa din yung mga girls, bentang-benta yung mga intros nila, like I said kanina si Hong Kong. Tapos alam mo, ang pretty ni Sam, I love her look for the opening, ang ganda lang, ang lakas talaga maka-classy, diba? Tapos si Thailand, napansin ko parang Barbie version ni Abina, and si Vietnam talaga guys. Yung huling candidate na rumampa sa opening, there's just something about her na hindi ko ma-explain. So, sana tama yung kutob ko, diba? May something talaga kay Vietnam. Baka, alam ko she's leading the top, the popular vote. I don't know kung tama yung rinig ko. Pero if she makes it to top 10, why not? Ang ganda talaga ng rehistro niya sa screen. So, let's see. Top 20 na. Guys, nakakatuwa. First set of special awards nila, national costume. And on point yung leaderboard ko sa national costume sa nanalo kasi two of the three girls who won this special award were were Peru and Malaysia who were both in my top 5 best in national costume pick. So nakakatuwa kasi Angola rin nanalo. Tuwang-tuwa yung mga girls sa kanila. And right now announcement na ng top 25 and the first one to be called is Costa Rica. And now it's Ecuador's turn. Yes, pasok sila. Ang ganda naman talaga eh. 18 more to go. So far so good. I'm not claiming mapa-perfect ko talaga tong top 20 kasi hindi ko masyado na subaybayan na yung MGI as soon as nag-start na yung Miss You arrivals. Oh, I did not get France. Oops. I missed her on my leaderboard. Pero nakakatuwa siya. Nakakatuwa siya. Nakikita ko siya sa mga IG stories ng ibang girls. She seems to be having fun. Tapos yung Parisian national costume niya nung national costume. Kahit simple, pero... Australia! Oh, Australia! I also missed her. Siguro magagaling to mga to sa preliminary closed door. No? Malakas kutob ko. So, dalawa na nami-miss ko. Nga na ako. Oh my god, di ko rin nakuha si Malaysia, but yeah, she deserves to be up there. Ang ganda na national costume niya, and maganda rin naman yung pinakita niyang performance ng prelims ng swim at evening gown. So yes, pleasant surprise. Miss Grand Brazil!
Of course! Everyone's pick! Almost everyone's pick to be the next Miss Grand International. Wow, yes. I mean, wala bang hindi nag-expect na hindi siya makapasok dyan? Ang ganda, tangkad o batak. Yan yung mga prototype ni na what? Hmm, ako Diyos ko Lord. Yes! 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 Ang ganda naman kasi ng face ni India. Kaya lang parang feeling ko, I hope if she makes it to top 10, gandahan niyo yung gown choice niya because talagang medyo lakas maka, hindi nakaka-flatter sa body figure niya yung sinuot niyang red gown nung prelims. Of course! My overall pick to win Miss Grand International. I just love her face! Diba? Look at her face! She actually kind of reminds me of Olivia Copo and the one who won Miss International from Mexico in 2007. Si Priscilla Mereles, who also competed in Miss Universe. Yeah. Oh, yes! Sir. Maganda rin si Myanmar. I also love her turn. Kaya lang hindi ko bet yung evening gown niya kasi parang inspiration for Maureen Montang and Naela's Miss Earth gown recently. Uy, si Spain, gusto ko makapasok. Sana makapasok si... Oh, Netherlands! I miss Netherlands as well. Guys, 10 na yung tinatawag. 5 lang ang nakuha ko. 5 out of 10 pa lang ako. Nga. Hindi ko kasi nasubaybayan yung MGI ng gusto dahil nga na-distract na ako sa MU. Of course! Bilib ako dito. Gusto ko yan. Yes, okay. The first woman of color to make it to top 20. I mean, I love her from the very beginning. Batak ang katawan, ang imposing ng stage presence. At saka gusto ko yung pangalan niya, Patience Christophers. So happy for her. Lakas talaga niya. Tsaka, di ba sabi niya, kung hindi daw siya mananalong Miss Grand, gusto daw niya si Samantha manalong. So that's so sweet. So I love her na immediately from then. Oh, Germany is up next. Hindi ko rin siya nakuha. Shock, si Philippines dito pala tinatawag. Of course, Indonesia is supposed to be up there. My gosh. I mean, everyone's favorite also to win. Ang ganda kasi ng mukha eh. 7 more to go, wala pa si Philippines. My God. Kinakabahan ako. Oh gosh, nagkatotoo. Ang ganda rin ni Spain, kaya lang napansin ko ang dark ng makeup niya palagi. So sana kapag nakapasok siya, I mean, mamaya pag rumampa siya, sana i-tone down niya yung makeup kasi sayang ang ganda ng beauty ng face niya. Nako-cover ng kapal ng makeup. Philippines! Yes! Dominican Republic, isa yan sa mga consistent performers sa Miss Grand International. Yes. Ito, bet na bet kong pasarela nito. Walang gimmick, walang mga, alam mo yun, hair race, ano, hand racing. Shocks, Philippines! Of course, ang ganda ni Vietnam. Si Samantha ba kailan tinawag ng top 20? Mga ganitong time na rin, top 11 to 20 na lang. Apat na lang, wala pa. Wala. Yes! Ang ganda ni Puerto Rico. 3 more to go. My God, si Philippines hindi pa tinatawag. Philippines! Next stop is Miss Grand Venezuela! My God, 2 more to go. Wala pa si Philippines. And next up, ladies and gentlemen, congratulations to Philippines! South Africa! Oh my God! Hindi pa tinatawag si Cuba, si Mexico.
Oh my god. Lot-lot ba tayo? And finishing out our top 20 finalists here this evening, ladies and gentlemen. Last, but not least, give it up for Miss Grand Angola! Oh my god. Oh my god. Please give a huge round of applause for our top 20 finalists! Hindi nila pinapasok si Samantha. Thank you so much to the rest of our ladies here. Wonderful, wonderful. Thank you so oh much. Oh my god. Oh my god. Uwian na tayo. Uwian na guys. Back up na. Oh, huwag kayong mambabash ha. Huwag kayong mambabash. Nako. Oh my god, speechless. I mean, this was totally unexpected. I don't know what Samantha did for her not to get into top 20. I mean, wow. Wow. See, this is what I'm telling you. Mahina talaga sash factor natin sa MGI. Hindi, I mean, wala akong dahilan. Hindi ko maisip ko anong dahilan. Ayokong isipin it has something to do with her height. Because I think ginawa na ni Samantha lahat ng best niya to make us proud. So I really do not know what happened. Oh my god. Hi guys. I still don't know what just happened. Hindi ko alam. I think I still believe hindi naman nila papanalunin si Sam, which is okay lang naman. At least naman pinapasok man lang sa top 20. Because kung preliminary performance lang pag-uusapan, feeling ko naman pasok si Samantha. And kahit hindi naman natin alam yung nangyari sa closed door preliminary interview, alam naman natin na kayang-kaya ni Samantha yung aspect ng competition na yon. So hindi ko maintindihan bakit siya nawala. It's not like ang lala ng performance niya. Ang lala ng performance niya nung prelims. She should have at least made it to top 20. I really do not why. Hindi ko rin matanggap eh kasi tatanungin niyo ako, could her height be the issue or the culprit? I don't think so because Australia and Puerto Rico who also have the same height of Samantha Panlilio made it to top 20 and I don't think it's her comm skills too. So hindi ko talaga alam eh. Hindi ko alam. I mean, I do not know how they judge this pageant this year, pero hindi ko talaga alam. Nakita naman natin ang linis ng pasarela ni Sam. Wala kang makitang mali. So hindi ko lang, there are some girls there in the top 20 na parang ha talaga. Ayoko na lang magbanggit ng names kasi syempre I feel, you know, these girls also, you know, work hard to be where they are at the moment. So, pero nagulat lang ako talaga ba? Wala akong ano eh. Yun, sinasabi nila, kung na-notice rin natin, wala rin si Thailand sa top 20. So, hindi ko rin gets kung bakit she should have also made it a top 20. May mga ano talaga sila pamantayan. So, nakakawalang loob pero instead of saying na i-unfollow natin ng pageant o alam mo yun, let's practice what we preach. I need to practice what I preach. Let's be a good sport. Talagang ganun. Hindi, naulats tayo ngayong taon, ngayong edition na to. Hindi ko rin alam. May isa akong turing iniisip, pero syempre, ayokong sabihin yon dahil masama lang loob ko. Pero, ang baseless lang, theory ko lang siya, pero ayokong sabihin kasi wala akong basehan eh. Ano ko lang yun eh. Nasa utak ko lang yun eh. Yung baka itong sinabi ni ganito, naka-apekto, naghihiganti, yung mga ganun. Ayokong isipin na yun, pero I'm sure umiiyak si Samantha right now sa backstage. Kasi syempre, nabali ang streak. Ang ganda-ganda ni Cindy. Ang ganda ni Cindy at ni Maureen. Pinakita nila na, alam mo yun, ang kagalingan at kagandahan ng Pinay by winning both Miss Intercontinental and Miss Globe. Tapos ngayon, parang, wala.
nawala lahat ng gains natin. Parang, ha? Para bang kayo naman din naman na makakapag-assess. Ganun ba ka-unworthy si Samantha na hindi makapasok sa top 20? I mean, anyway, katulad nga na sinabi ko last time, it's his pageant. Kaya naman gawin niyang gusto niyang gawin. So, carry lang. I mean, so, siguro kung talagang i-retain, kung next year, bawi na lang tayo. Kung talagang gusto natin makabawi ng bongga sa Miss Grand International, magpadala na lang talaga tayo ng prototype talaga. Na talagang, alam mo yun, from the get-go, alam mong siya yung prototype ng pageant. Ano ba yung prototype ng pageant na to? Batak ang katawan. Number one. Number two, maganda ang mukha. Non-negotiable. Kailangan Diyosa. Kailangan Diyosa ang mukha na maalakat. Riona Gray, Sofia Rogan, Megan Young. Ganon. Number three, may personality. Number four, ito rin, napansin ko, kailangan matangkad. Kabugera sa stage. So, nakakalungkot. Hindi ko alam eh. Wala rin akong alam. Only the pageant organization know. Siguro nga talagang ano, yung score ni Samantha Panlilio talagang mababa. Talagang out of the ano, wala sa top 20, outside the top 20. Eh, wala tayong magagawa. Preference nila yun. So, it's their loss. Talagang, kung gusto naman nilang ano, mag-court ng ibang countries, kaya nila pinapasok. So, okay lang naman din. It's his pageant. I mean, kahit naman masama loob natin, we'll still gonna watch his pageant. So, yun, makasama lang loob ko, pero lilipas din naman ito. I mean, hindi naman nabago itong nangyaring to. Nangyari na rin to 3 years ago. Oh, naka-move on naman din kaagad tayo. Naka-one and placement uli tayo noong 2019, pero bumawi yung representative natin nito lang March, only for us to be back to zero again. Ay, this edition. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Mahina talaga ang sash factor natin sa Pilipinas. Napansin nyo, pag nakapasok tayo sa top 20, tuloy-tuloy tayo nakakapasok sa top 5. Parusha, Ali Forbes, Nicole Furdoves, Elizabeth Clancy, and Samantha Samantha Bernardo. In the 8? In the 9 editions of Miss Grand International so far, we made it to top 25 times. And those 5 times, umabot tayo ng top 5. So, wild, 50%. Yung wild ng car, ang record natin, ang track record natin, 5 out of 9, not bad na rin. Sa totoo lang, tapos out of those 5, we managed to get to reach the first runner-up twice. So, okay na rin sa akin yun. Eh, talagang ganun. Talagang, right now, wala akong, may gusto akong sabihin sa inyo, pero parang feeling ko, ayoko lang mag-propagate ng negativity, lalo pa sa social media. Pero, ay nako, tanggapin na lang natin to na, alam mo yung, ganda, ano, na talagang hindi natin time ngayong edition na to. Bawi na lang tayo next year. Yun lang guys, until my next video, balik Miss Universe na tayo. Tama na tong distraction na to. Good night. Bye!